Hello, 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 mga ka-EC. Good morning, good morning, good morning to each and every one of you po. Kamusta kayo lahat? Yan. So, first time ko mag-EC app, which is napaka-exciting po sa lahat ng nanonood. Kindly like and share this training session to all of your groups kasi maganda pa yung pag-uusapan natin. We're going to talk about our industry. Yan. MLM and kung gaano ba kaganda yung empowered consumerism, yun yung pag-uusapan natin. So nakaka-excite to. Kung na-excite ka na, comment below. I love EC. Naririnig nyo ba ako? Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Wait lang. Check natin sa online. Yan. So anyway, good morning, good morning, good morning to each and every one of you po. Yan, check muna natin sa online kung naririnig ako. Yan. Yon, naririnig nyo naman ako, no? So good morning, bati muna tayo. Don Masaho, good evening. Good morning po dito sa Empowered Consumerism. Yan, loyalist natin, Joel Malaubang. Kamusta, brother? Yan, Jenny Delgado. Good morning, Easy Global Family. I'm watching from Kuwait. Yan, you're very fortunate, Jenny. You're part of Easy Global Family. Ito, MJ Sabanal. Anong ginagawa mo dito? Good morning, sir. Yan, morning mga ka-Easy. Hi, MJ. Ingat ka dyan sa Taiwan. Emma Ann, hello. Tanya Samsudin, hello. Good morning. And Vanessa Juliano, good morning, good morning, good morning po. Rimi Flor, watching from Mandaluyong. Ang layo niyan. Yan, ito na ma'am. Simple Santik. Yan, watching from Toledo City. Hello, ma'am. Simple. Napakasimple po ng pangalan niyo. Yan, Rose Madio, watching from Qatar. Yan, Tita Magmeguana. Gerald Subia, nag-good night na siya, kakastart pa lang natin. And easy morning. Ayan, si Ma'am Janet. Hi, Ma'am Janet. And to all the OKC family, see you soon. Don't forget yung challenge natin ha, bago tayo mag-present sa grupo nyo po. Janet, easy morning, Sir Ian. And to all ka-easy sa buong mundo. Ayan, si Ma'am Janet po, isa sa mga powerful leaders natin yan dito sa Empowered Consumerism. Ayan, watching from Ella Solomon, watching from Baguio City. Yan, good morning, good morning, good morning to each and every one of you. Sino pa ba nandito para mabatay? Mas maganda po kung i-comment nyo below kung nasa ang lugar kayo para ma-shoutout ko po. Yan. Lorna Baguio. Yan, Lorna Baguio. Good morning, EC. Watching from city, from Cebu City. Yan, kala ko sa Baguio po kayo nanonood eh. Yan, so mas maganda before we start with the training, guys. Might as well i-share nyo na to, i-like nyo na to sa mga teammates, i-like nyo na to, i-share nyo na to sa mga teammates nyo kasi for sure madami silang matututunan about our industry at bakit pa magandang pasukin yung industry natin, especially nowadays in the midst of pandemic at ano yung mga benefits na makukuha nila. And aside from that, ano ba yung credibility ng MLM? And ano ba yung MLM? Ano ba yung network marketing? Diba? Ano ba yung multi-level marketing? Yun yung pag-uusapan natin dito sa Empowered Consumerism Achievement Platform. 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 Kaya might as well share nyo na tong training natin sa mga grupo nyo pa para mas maganda yung usapan natin. So, yan. Mandami pa. Jovelyn Cabia, watching from Kuwait. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Kuwait. Meltiza Solina. Yan. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Hello po. Good morning. Julieta Pepanio. Good morning po, watching. Parang international lahat yung nanonood sa atin. Ah. Yan, so good morning po, watching from Saudi Arabia. Coach Zenaida Doktukan. Yan, Agnes Manano. Hello, hello, hello. Good morning. Good morning, good morning. So, yan, ready na ako eh. Lynn Corpus, watching from Barcelona. Jovelyn Dogilio, watching from Pasig City. Rubilin, watching from Kidapawan City, North Cotabato. Yan, nakakamiss na pumunta ng Mindanao. Yan, masarap sa Mindanao kasi madami pong puno. Yan, relax. Mads, Argel, shoutout po, Team Power Rangers. Team Power Rangers, Team Power Rangers. Yan, sino si Blue Ranger tsaka Red Ranger? Di ba may mga kulay yung mga Power Rangers? Sino-sino sa inyo yan? Yan, ganda ng pangalan, Power Rangers. Yan yung pinapanood ko nung bata ako. Yan, Algane. Alin, tama po ba yung pagkabasa ko? Algane or Algane? Good morning, watching from Cebu City. But anyway, siguro tama na yung shoutout, mamaya na ulit. But before we start with the training, what I would like you to do is I would like you to comment below. I love easy kung ready na kayo matuto. I love easy. Yan sa mantra. Yan. Ito malamang komang part 2 ng mantra. Yan sa mantra. Hi Sir Ian, watching from... Ay, hindi pala. Siguro yan lang talaga yung pangalan niya. Hi Sir Ian, watching from CDO again, De Oro. Yan. So kung ready na kayo,
Comment below. I love Easy. Yan. Mary Jane Sinoy, thank you. Norma, yan. I love Easy. Mary Joy Joser, hello. Good morning po. Francis from Antipolo. Magkalapit lang po tayo. Mads Argel, I love Easy. Comment below. MJ Sabanal, I love Easy. So, ang topic natin for this training, this is going to become a short, simple, but definitely basic training pero madami po kayo matututunan kasi madaming pa rin tao hindi nila alam kung ano yung business na pinasok nila. Wala silang idea kung gaano kaganda yung multi-level marketing or yung empowered consumerism. At the same time, bakit pa malaki yung kitaan dito? Bakit if you're going to compare it with any other businesses, bakit ito yung business na papasukin mo? At the same time, ano-ano yung mga benefits na makukuha mo pag sineryoso mo yung empowered consumerism? And itong training po na i-share ko sa inyo, this is my personal reason. This is my personal reason kung bakit ako naging part ng empowered consumerism. Kung bakit up until now, andito pa rin ako sa empowered consumerism. And bakit gustong-gusto ko yung empowered consumerism? And this is again, my personal opinion kung bakit ko siya nagustuhan. And kung gaano ba kaganda yung industry natin. So without further ado, let me share my PowerPoint. Yan, nawala yung PowerPoint natin. Yan. So hopefully nakikita niyo na yung PowerPoint natin. Bernadette Castro, I love Easy. Tamara Gay from Chicago. Chicago ba o Chicago? Basta bahala na, basta nagkakaintindihan tayo, no? Yan. So Basilia, yan, I love Easy, comment below. So we're going to talk about why empowered consumerism. So yun yung pag-uusapan natin with this training. Again, this is a very, very short training, but definitely madami kayong matututunan. And ang goal dito is, ang gusto ko after this training, maging proud kayo kasi part kayo ng empowered consumerism. Maging proud kayo kasi network marketer kayo. Maging proud kayo kasi networker kayo. Kasi madaming tao, pag tinatanong sila kung ano yung profession nila, hindi nila masabi na networker sila simply because mababa yung paniniwala nila about sa business na ginagawa nila. So basically dito, ang goal natin is palalimin natin yung paniniwala nyo about empowered consumerism, about the industry that we have, about the industry that we belong. And at the same time, alam niyo yun, maging proud kayo. Kasi if you're going to think about it, ang network marketing po here in the Philippines is sobrang ano na siya, na-embrace na siya ng tao. Although there's still a lot of people na hindi pa rin nagugustuhan yung networking. Pero if you're going to look at it, network marketing is one of the biggest industry right now in the Philippines. And let me share you why empowered consumerism yung pipiliin nyo out of all the network marketing companies out there. So why empowered consumerism? Later on pag-uusapan natin yan. But first things first, let's talk about training. Diba? Kasi sabi nga dito, the importance of training. Kasi madaming tao po, specifically sa empowered consumerism, if you're going to join in, you're a first-timer, ang maganda, ang tendency kasi is nagkakaroon tayo ng short-term mentality. Ano yung short-term mentality? Yung short-term mentality, yung gusto mo, yung success makuha mo agad right away. Diba? So without even, you know, going through with the challenges, without even, you know, without even experiencing rejection or kung ano man yung hardships na kailangan ma-experience, naghahanap tayo ng shortcut. Kasi ang tendency pag naging part ka ng empowered consumerism, somehow para kang nagmamadali kasi nakikita mo ang dami na nagiging successful eh. Diba? May mga successful na tao na sa empowered consumerism. And ikaw, pag first-timer ka, ang tendency, kung ano yung gusto mong, kung ano yung nangyayari sa mga successful na tao, gusto mong mangyari din sa'yo in a short span of time, which is, for me, pwedeng mangyari yun kung sisipagan mo at sisipagan mo sa pag-aaral. But definitely for most of us, the first thing that we need to do for us to become successful in the business is kailangan mag-training po tayo. In any profession para maging expert ka, kailangan mag-training ka. That's the backbone in building your network. Kumbaga, sabi nga dito ni Abraham Lincoln, if I have 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe. Diba? So, what does it mean? Diba? You have to sharpen the... So, ano yung ibig sabihin nun? Yung mind mo, kailangan bugbugin mo ng information about the business ng empowered consumerism. Anong klaseng business ba siya? Alam mo na ba kung ano yung ORAC value ng mga supplements natin? Alam mo na ba kung ano yung mga active components ng mga supplements natin? Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng B-caps? Diba? Alam mo ba kung ano yung mga products natin? Can you explain it? Can you explain the marketing plan? So, basically, lahat talaga nagsisimula sa training. Diba? Ako lagi kong sinasabi, first thing na kailangan talaga natin gawin if you really want to become successful in this business, huwag kang magmadaling kumita ng pera. Ang madaliin mo yung pag-aaral. Diba? Aside from that, kasi bakit kailangan natin mag-aaral? Kasi binibuild natin yung foundation natin. Napaka-importante po ng foundation, specifically sa mga kababaihan. Diba? Sa mga kababaihan po, napaka-importante ng foundation. Ang babae po, pag may itsura, may foundation yun. Diba? Pag walang foundation yun, pangit yun.
Hindi, biro lang, biro lang. Diba? Napaka-importante ng foundation sa business natin. Simply because, di ba, yun yung unang binibuild eh. If you're going to think about it, try to think about it. Paano ba binibuild ang foundation ng isang building? Di ba? Malalaman mo kung paano binibuild ang isang foundation ng isang building. Kapag ikaw yung nagbibuild ang foundation, o nasa taas ka, pero pag nasa baba ka lang, ang makikita mo lang kung paano mag-build ng foundation, yung isang building, yung barricade. May poste. Di ba? May ano, may harang siya kung paano binibuild yung foundation, kung paano yung hinukay. So definitely, hindi ba natin siya masyadong, hindi natin siya nakikita kung paano yung i-build. Minsan nga, nagugulat na lang tayo, bigla na lang may building na sumulpot. And ganun din sa business natin. Why is it important to attend a lot of trainings? Kasi binibuild yung foundation mo eh. And kung gaano kalalim yung foundation mo, ganun kataas yung makakamit mong success dito sa empowered consumerism. Kung gaano kataas yung pangarap mo, dapat ganun din kalalim yung foundation na ibibuild mo. And I've met a lot of people na somehow construction workers sila. And lagi na lang sinasabi, sir, mas mahirap gawin yung foundation kaysa sa building itself. Diba? And it does make sense sa business natin. Kasi pag nagbibuild ka ng foundation, wala ka nang ikita eh. Diba? Kaya nga lagi sinasabi sa atin, diba, invisible muna bago visible, yun yung foundation. Kasi pagpapansin mo, ano ba yung foundation natin dito sa business natin, yung attitude natin, yung paniniwala natin, 100% na ba tayo naniniwala na magiging successful tayo, yung commitment natin, yung pag-handle natin ng discouragement, yung blueprint natin, ano yung blueprint natin, yung goals, yung skills na dapat i-hone natin. Yun yung mga foundation na ibinibuild natin pag umaattend tayo ng training at ina-apply natin yung mga natututunan natin. Diba? And most of it, yung foundation hindi mo talaga nakikita. Nagigets nyo? Pero definitely, nararamdaman mo siya. And napaka-importante na umaattend tayo ng training kasi binibuild natin yung foundation natin sa business natin. Again, kung mataas yung pangarap mo, dapat laliman mo yung pundasyon mo. Mali lang ng karamihan, when they joined Empowered Consumerism, the only foundation that they have is to earn money. To earn money. Wala naman pong masama doon. I'm not hypocrite na, alam mo yun, sabihin sa inyo na hindi kayo kikita ng pera dito, na naging part ako ng ganito industry para hindi kumita ng pera. Of course, lahat naman tayo, one of the reasons why we're here is money. But definitely, kung yun yung foundation mo, napaka-ano nun, napaka-narrow. Tama ba yung English ko, napaka-narrow or napaka- ano ba opposite ng deep? Basta mababaw. Mababaw na foundation ng money. Kasi most probably pag nag-aaral ka, pag nagtitraining ka, di ba, aalamin mo muna kung ano yung nag-work eh. I-apply mo muna lahat ng natututunan mo. Hindi definitely, hindi 100% mag-work agad yung mga natutunan mo. Aalamin mo kung ano yung mag-work sa'yo. So definitely hindi ka agad-agad kikita. Kaya maraming tao, pag ang foundation nila, pera lang, pag na-reject sila, nag-stumble down na agad yung pangarap nila, hindi na sila nagpo-push through kasi mababaw lang yung foundation nila kasi hindi umaattend ng training. Kaya ako matit kayo na training. Ang daming tao lagi sinasabi, gusto kong umaman, gusto kong lumaking grupo, gusto kong successful, gusto kong umilis sa kayan. Pero hindi mo naman nakikita nagtitraining at nag-aaral. So, napaka-importante na umaten po tayo ng training. Yeah. Nakita ko si Coach Jan kanina. Coach Jan Fortune is watching right now. Coach Jan! Yan. So, si Coach po. Yan, mag-subscribe po kayo sa YouTube niyan. At the same time, panoorin niyo po yung mga vlog niyan kasi ang gaganda po ng mga wisdom na sinishare dyan. So, napaka-importante po na umaten ka ng training. Di ba kasi nabibuild yung foundation mo? At the same time, gano'ng importante yung training? Training helps you develop 100% belief in the system. Kasi hindi naman agad-agad pagka-member mo ng Empowered Consumerism, pagka-shop mo ng global, pag-shift mo ng products mo, pagbili mo ng produkto, Hindi naman agad-agad, maniniwala ka na eh. Kailangan i-develop yan eh. I gets niyo yung point? Kaya nga laging, madaming tao yun, the first 6 months to 1 year nila sa pagbe-business, di ba ang ginagawa nila, ang nangyayari sa kanila, nag-quit agad. Why? Kasi hindi nila nade-develop yung belief nila sa ginagawa nila eh. Kasi nga hindi umaten ng training. Di ba? So napaka-importante rin, 100% belief in the system. Let's say for example, di ba? Bigyan ko na idea kung okay lang po ba kung sumagot kayo sa chat kung ano po yung sa tingin nyo. Saan po mas malaki ang kita? Sa pagtatrabaho o pagnenegosyo? Sige nga po, comment po kayo. Di ba? So para lang malaman nyo kung gaano ka-importante yung training. Sige po. So let's say for example, bigyan ko na idea, saan mas malaki ang kita? Sa pagtatrabaho o pagnenegosyo? Sige nga po, comment nyo po yung sagot nyo. Babasahin ko po yung sagot nyo. Saan po mas malaki kita? Sa pagtatrabaho o pagnenegosyo? Ayan. Sige po, comment nyo po yung sagot nyo. Ano pong sagot nyo? Ayan.
Saan mas malaki kita? Sa pagtatrabaho o pagninegosyo? From Mil Mokoy Cruz. Yan. Good morning watching from Laguna po. Yan. Sige po, comment po yung sagot nyo. Saan mas malaki ang kita? Pagtatrabaho o pagninegosyo? Clarence J. De Guzman. Yan. Sabi ni Yasha Ivy Agustin. Negosyo. Sabi ni Mang Basilia, negosyo. Lordeline, negosyo. Diba? Tidi Pagaduan is watching right now. Negosyo. Diba? Ano pa po? Negosyo. Yan. Sa mas malaki kita, pagtatrabaho, pagninegosyo. Yan. Not to put down people who are working right now. Pero if you're going to analyze it, malaki po talaga ang kita sa negosyo. Pero bakit most of us, we're working, we're employed. Again, not to put down those people who are employed. Napaka-importante po nagtatrabaho tayo kasi that's another source of income. Pero if you're going to analyze it, mas malaki talaga yung kita sa negosyo. Pero bakit very, very few people are putting up their own business or doing empowered consumerism? Kasi bakit? Hindi sila na-train doon. Can you imagine? Simula pagkabata natin hanggang pagtanda natin, lagi tayong sinasabi na mag-aaral kami hindi pagkagayat mo maganda katrabaho. Mag-aaral kami hindi pagkagayat mo maganda katrabaho. Kinder, pag-grade school ka, mag-aaral kami hindi pagkagayat mo maganda katrabaho. Mag-aaral kami hindi pagkagayat mo maganda katrabaho. Mag-aaral kami hindi pagkagayat mo maganda katrabaho. Pagdating mo ng college, mag-aaral ka ng magandang university, mag-aaral ka, mag-aaral ka ng trabaho, mag-aaral ka ng trabaho, mag-aaral ka ng trabaho. So, that's the point. Can you imagine? Try to analyze it. Pag job fair, pag nag-post ang isang municipality ng job fair, ang daming pumupunta. Pero pag ang isang municipality nag-post ng business fair, walang pumupunta halos. Bakit ganun? Bakit ganun? Kasi mababa yung paniniwala natin pagdating sa business. Kasi hindi tayo na-training simula pagkabata hanggang pagtanda na if order for you to earn a lot of money, to become financially free, and to help a lot of people, you have to put up your own business. Ganun lang kasimple yun. Napaka-importante po na nagtitraining tayo para mapalalim natin yung paniniwala natin sa ginagawa natin. At the same time, hindi ka basta-basta maniniwala dun sa rejection, hindi ka maniniwala dun sa discouragement, hindi ka maniniwala dun sa mga bagay-bagay na alam mo yun, nagpo-put down sa business mo kasi alam mo, dito magiging successful ka, makukuha yung pangarap mo kasi kaka-attend mo ng training. Kaya nga yung mga successful na tao sa business natin, kahit i-down mo sila, kahit anong negative yung sabihin mo sa kanila, kahit sabihin mo pangit yung business natin, kahit sabihin mo, alam mo yun, yada, kung ano man yung negative, hindi sila agad naniniwala. Kasi ang tagal na nila nag-training. Can you imagine? I've met a lot of successful people. Meron ako isang successful people na kilala dito sa Empowered Consumerism. In-study niya. Can you imagine? In-study niya. Pinag-aralan niya yung ganitong business in 5 years. 5 years siya binigyan. Binigyan ng pansin. Binigyan to. Ano bang tamang word doon? Pinagtuunan ng pansin. Talagang binugbog niya, nagsunog siya ng kilay. Kakaaral sa ganitong business. And right now, he's earning 7-figure a month. And malaki na yung success na na-achieve niya. Madami ng tao, madami na siyang natulungan na tao. Kasi bakit? Inaral niya, lumanim yung paniniwala niya sa ginagawa niya. Di ba kaya siya naging successful? And that's very important. Para talagang alam mo yun, 100% yung paniniwala mo. Kasi you have to understand, guys, sa business natin, we are in the business of transferring our emotion to other people. Eh. Kapag ikaw hindi ka naniniwala dun sa ginagawa mo, may hint of doubt ka habang nagpe-present ka, habang kumakausap ka ng prospect mo, yung emotional state mo na yun, matatransfer mo sa kanila. Magkakaroon sila ng hint of doubt, magkakaroon sila ng duda sa ginagawa mo. Kasi ikaw nagdududa mismo. So, para talaga lumalim yung paniniwala mo in such a way na maging conviction siya na 100% without any hint of doubt, talagang naniniwala ka na magiging successful, guys. You have to attend a lot of trainings. You have to research about the business that you're in para malaman mo kung gaano maganda tong business na to. Diba? Kasi if you're going to put it in one sitting, lahat ng information about network marketing, about empowered consumerism, hindi kailangan kailangan trilogy yung training natin, tatlong part ng training to. Kasi sobrang daming information pwede mo i-consume para talagang 100% maniwala ka sa ginagawa mo. So you have to consume a lot of information about the business that we are in. Aside from that, training enables you to develop good learning and listening attitude. Ano yung good learning and listening attitude? Kaya sa business natin, napaka-importante ng training. Kasi po, if you're going to ask me, pag mahilig po kayo mag-aaral, marirealize nyo na there's so much more to learn. Eh, gets nyo? Pag sinabi kasing good learning and listening attitude, sinasabi na to sa MDO, good learning and listening attitude, ang ibig sabihin, yung eager ka mag-aaral.
Diba? Kasi if you're going to ask me, isa to sa mga skill na kailangan matutunan natin. Aside from prospecting, inviting, presenting, closing objection, follow-up, goal setting, and leadership. Diba? Aside from those necessary skills for us to become successful, ito yung isa sa mga skills na minsan hindi natin, alamin natin, take advantage natin kasi hindi tayo mahilig mag-aral. Diba? Sabi nga ng isa sa mga ng mga BODs natin, sabi ni, if I'm not mistaken, si Doc Ed nagsabi na ito, we are in the business of personal growth. The more na nag-grow ka, the more na kumikita ka ng pera. Paano ka mag-grow? You have to learn a lot of things. Diba? You have to train yourself. Diba? Kung ano yung kailangan mo matutunan about the business, kailangan matutunan mo talaga siya. And the more you learn, the more you earn. Ganun lang kasimple. Diba? Kaya yung mga tao na successful, diba? Kaya sila successful kasi may alam sila na hindi mo pa alam. May ginagawa sila na hindi mo ginagawa. May mga idea sila na hindi mo idea. May mga binabasa silang books na hindi mo binabasa. Diba? May na-experience sila na hindi mo na-experience. So, all you have to do is to learn. Kung baga, kaya sila mas successful kaysa sa'yo kasi mas madami silang training na naatinan kaysa sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Hindi dahil mas magaling sila, hindi dahil mas nauna sila, hindi dahil mas may experience sila. Hindi yun. Kasi madami silang information, madami silang knowledge. Diba? They trained a lot of, they experience a lot. Tama? So, yun yung difference kung bakit mas successful sila kaysa sa iba. But definitely, hindi ibig sabihin na sila yung naging successful. Ilan magiging successful. You can become successful also. Paano? Train yourself. Diba? Develop good learning and listening attitude. And at the same time, sa mga first-timers po, lagi nyo tatandaan, ang business natin sa una mahirap. Sa una talaga mahirap to. Diba? Bakit? Kasi hindi mo pa alam kung anong gagawin mo eh. Diba? Lahat ng mahirap, lahat ng hindi mo kaya, ibig sabihin, hindi mo alam. So, ano gagawin mo? Hindi, aralin mo, alamin mo. Diba? So, let's say, for example, pagsusulat, pustahan tayo, lahat tayo nanonood dito, kahit nakapikit ka, kaya mo isulat yung pangalan mo. Diba? Kahit nakapikit ka, kaya mo maglakad. Kahit 1 month kang hindi magbasa, after 1 month, marunong ka pa rin magbasa. Alam mo, kung yung simple mathematical problem, alam mo kung paano sagutin. 1 plus 1 is equals 2, 2 plus 2 is equals 4, 1 minus 1 is equals 0, 1 times 1 is equals 1, diba? 1 divided by 1 is equals 1, diba? So if you're going to think about it, lahat yun, bakit madali na lang para sa atin? Kasi inaral natin siya, we spend a lot of time dun sa pag-aralan yung mga bagay-bagay na yun. Diba? So pinanganak ka ba na marunong ka magbilang? Hindi. Diba? Pero nung nagbibilang ka nung una, mahirap. Pero nung inaral mo, naging madali siya. Pinanganak ka ba naglalakad? Hindi. Pero nung inaral mo, araw-araw, naglakad ka, natutok ka maglakad. Diba? Pinanganak ka ba nagsasalita ka? Even speaking, napakahirap niya nung simula. Diba? Kaya nga lagi sinasabi ng mga matatanda, okay lang na magkasakit tayo, wag lang yung mga bata, kasi hindi nila masabi kung ano yung mga masakit sa katawan nila. So, pinanganak ba nagsasalita? Hindi. No, pero nung pinag-aralan mo, repetition, naririnig mo, pinag-aralan mo, until such time, nakapagsalita ka na, until you reach the point na ngayon, nakakapag-communicate na tayo, naiintindihan natin yung isa't isa. Di ba? Pinanganak ka ba na kumakain ka mag-isa? Hindi, pinapakain ka pa. Pero nung una, nahihirapan ka kumain ng sarili mo. Pero until such time, naririnig mo yung sarili mo, pinag-aralan mo, hanggang nakakakain ka na, pagbabasa. Anything that we can do, pati pagsisintas ng sapatos, pati pagsusuot ng damit, nung una mahirap siya, pero nung pinag-aralan natin siya, naging madali na siya. Same thing din sa business natin. Bakit kailangan mo mag-aral? Simple lang kasi sa una mahirap. And mahihirapan ka talaga, definitely. You will be at first. You will be at first the first time you do something. Diba, mahihirapan ka talaga pag first time mo gagawin ng isang tao. Matatakot ka, magdududa ka. Anything na negative may experience mo. Kasi bakit? You don't have enough information yet dun sa ginagawa mo. So napaka-importante na before you aim for success, you aim for learning first. Mag-aral ka na mag-aral. Aralin mo muna. At the same time, pag sinabing good learning and listening attitude, yung pag sinabing the more you learn, the more you earn, yung learning kasi, di ba, hindi lang yan po, hindi lang yan umupo ka, makinig ka. Hindi lang yan magbasa ka. Hindi lang yan, given na yon. That's how you consume information. Makinig ka, magbasa ka, manood ka. That's how you consume information. But definitely, pag pag-aaralan natin yung word na learn, it's an action word. Di ba? Pag sinabing learn, lahat ng natututunan mo, ina-apply mo. Diba? Lahat ng natututunan mo, ina-apply mo. Application is the name of the game. Sige nga po, comment nyo po dyan sa comment natin. Comment nyo po, application is the name of the game. Sige po, comment nyo po yan. Application is the name of the game. Madami naman taon nangyayari sa kanila, too much learning naman. Diba? Ang nangyayari tuloy, nagkakaroon sila ng analysis paralysis. Diba? Aralin mo kung ano yung mga kailangan mo, at the same time, i-apply mo agad. Diba, law of use, what you don't use, you lose. Diba? So, napaka-importante, nag-aaral ka, hindi aaral, apply.
Diba? That's how you learn. Diba? So, pag first time ka, natatakot ka mag-speak. Diba? Matakot ka mag-present. Diba? Mag-gain ka ng information about presentation. Even basic lang yun. Tapos mag-present ka na. And then, right after then, diba, doon mo malalaman, ah, ganito pala mag-present. Pwede kong i-adjust to, pwede kong adjust. That's how you learn. By applying kung ano man yung natutunan mo. Diba? Kaya pag sinabing, the more you learn, the more you earn. The more na ina-apply mo yung natututunan mo, the more na kumikita ka. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi yung the more na nag-aaral guys, never nagbabasa ka ng libro or too much information, tapos hindi mo naman ina-apply, baliwala yun. Sinabing good learning and listening attitude, the more you learn, the more you earn, the more na ina-apply mo yung mga natututunan mo, the more na kumikita ka. Yun yun. At the same time, sa good learning and listening attitude, nade-develop yung attitude natin. Very important to. Attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. And very, very important yung attitude. Kung the more you learn, the more you earn. Diba? Yung formula para kumita ka ng pera. This is the thing that you need to avoid. Diba yung acne? Ano yung acne? Alam ko na yan. Diba sabi nga ni E. Harv Eker sa book niya na Secrets of the Millionaire's Mind? Yan, rich people constantly learn and grow, poor people think they already know. Come to think of it, yung mga billionaire, alam nyo ba, ang number one na pinakamayaman na tao sa buong mundo si Elon Musk. Diba, if I'm not mistaken. Pa-jump eh. Papalit-talit sila ni Amazon eh. Ni Jeff Bezos eh. So, si tawag dito, ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, as of the moment, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, si Elon Musk, may-ari ng Tesla, SpaceX, tapos Boring Company. Diba? Tapos ngayon may tatayo pa siyang internet. Diba? Ang gamit niya satellite. But anyway, si Elon Musk, alam niyo ba kung bakit siya naging pinakamayaman? Kasi nung college siya, high school siya, college siya, hindi siya madalas lumalabas. Ang ginagawa niya, nagbabasa siya ng libro. There are times na based dun sa mga kaibigan niya, may article ako na nabasa na based dun sa mga kaibigan niya, dumating sa point na si Elon Musk, 15 to 20 hours a day nagbabasa. 15 to 20, can you imagine kung gaano ka-extreme yung pagbabasa niya ng libro? 15 to 20 hours. And in some days, nakakabasa siya ng 2 libro sa isang araw. Ganun siya na-develop yung good learning, ganun siya ka-eager mag-aral. Diba? Can you imagine that? Diba kaya siya billionaire? Kasi ang dami na information eh. Diba? Let's say for example, Warren Buffett, top 4, top 5 na pinakamayaman na tao sa buong mundo. Si Warren Buffett nagbabasa ng 300 to 500 pages per day about finances. About financing. Finances. Anything to do about stock market, anything to do about money, anything to do about kung ano yung next na mag-skyrocket na stocks. Binabasa ni Warren Buffett, si Bill Gates, habang ang isa sa mga routine niya, 30 minutes to 1 hour a day, nagte-treadmill siya. Habang nagte-treadmill siya, nakikinig siya ng mga audiobooks. Can you imagine kung yung mga mayaman na yun nagiging successful na nagbabasa pa rin, nag-aaral na. What more ikaw na hindi pa ganun kayaman? So napaka-importante na, alam mo yun, umaattend ka talaga ng training. Na hindi ka na pinupush ng apply mo para umattend. Ikaw mismo, business mo, kailangan umaattend ka ng training. Diba? So learn the business as soon as possible. The faster you learn, the faster you earn. So alamin mo kung paano mag-echo. Alamin mo kung paano mag-product demo para pag dumating sa point na lumaki na yung grupo mo, ikaw na yung gumagawa. New Empowered Consumerism, basic topic natin, ECAP, Empowered Consumerism Achievement Platform, which is our topic today, technical training para ma-maximize mo yung marketing plan natin, leaders training para maging magaling kang leader. So yan. So ito naman, pag-usapan natin. Diba, gaano ka-importante yung training, but at the same time, we have to talk about paano ba yung steps na ma-attain natin yung dreams natin. Kasi madaming tao, sir, ano ba yung step-by-step na process para makuha ko yung dreams ko dito sa Empowered Consumerism? So ito na, papakita ko na sa inyo. Step-by-step process in attaining your dreams in Empowered Consumerism. Anything in Empowered Consumerism starts in you, within you. Ikaw at ikaw. Diba? Yung upline mo, they're just a guide. Yung downline mo, yung magiging downline mo, they're going to become a reflection of you as a leader. Diba? Pero everything will start in you. Ikaw. Diba? You cannot hire someone to do your push-up for you. If you want to achieve your dreams, you have to work hard. You. Right? So ikaw. Diba? And with the help of your leaders na i-guide ka, and with the help of your downlines, pero definitely para maging successful ka, ikaw yun. Diba kasi madaming tao nag-aantay ng go signal sa mga upline nila before they take action? Wag po. Kasi yung upline mo, madami ding downline yun. Mag-aantay ka pa pag inantay mo sila.
'di ba? Yung mga downline mo, 'di ba? Yung iba naman inaantay yung mga downline nila para humato, para ma-achieve nila yung dreams nila. Huwag po. Kasi yung mga downline mo inaantay ka noon, nasaan upline ko? Anong gagawin mo sa upline? Yung mga downline mo gagayahin ka lang. So if you're going to think about it, this business will definitely start in you. Ikaw at ikaw. Ang isang tao pag nangarap siya, mababago niya yung buhay niya. So sa iyo, ikaw ang magiging dahilan para maging successful ka, at ikaw din ang magiging dahilan para maging failure ka sa business natin. Anong sunod? Mag-aral ka, GLLA. 'Di ba? Pag ina, as I mentioned a while ago, the more you learn, the more you earn. The more na ina-apply mo 'yung natututunan mo, the more na matututo ka. 'Di ba? So pag ina-apply mo lahat ng natutunan mo, magle-learn ka. 'Di ba? Pag nag-learn ka, magturo ka. 'Di ba? Ituro mo dun sa mga tao mo under organization. Teach. And at the same time, pag teaching po for me, ito 'yung stage. Since you learn something, ito yung stage na pinapakita mo sa makaramihan ng tao na mumrospect ka, nag-i-invite ka, nagpe-present ka. Tinuturuan mo yung mga tao kung gaano kaganda yung empowered consumerism business. This is the time na you sponsor people, you invite people to shift their products and sell the products to other people. Diba? Diyan mo sila tinuturuan. Ganda ng products ng empowered consumerism. You have to share to a lot of people kasi sobrang ganda ng products natin. You don't have to sell the products. You just have to share the stories of all the testimonies na nakatulong yung produkto natin. At the same time, yung mga products natin, household products, you teach people. All you have to do to earn in empowered consumerism is to shift your brand. Shift your brand. Shift your products. Imbis na ito yung toothpaste na ginagamit mo, ito yung gamitin mo. That's how you teach people. Kaya pag nagpe-present kayo, don't convince. Teach people. Diba? So pag nag-teach ka, nagturo ka, pre-present mo yung mga tao, tinuruan mo sila kung gaano kaganda yung power consumerism, madaming magsa-sign up, madaming mag-shift ng brand, madaming bibili ng produkto, mag-share ng produkto mo. Definitely, the next thing that you're going to do is to duplicate. Diba? Kung ano yung ginagawa mo, diba? Papagawa mo ngayon sa mga tao mo. Yung information mo, na lahat ng natututunan mo, you as an upline, you have to share it to a lot of people. To the people down, to the people below you, sa mga team mo, sa community mo na na-build, na, or be-build. That's how you duplicate. You share information. Pag sinabi namang delegate, whatever it is na nahihirapan ka, you have to delegate it to other people. Kasi baka maging jack of all trades, master of none ka. Diba? So pag may nakita ko ito, kailangan ko to sa business ko, magaling magsalita, magaling mag-present, magaling gumawa ng PowerPoint, magaling sa marketing, magaling sa online, delegate it. And you help each other. Parang sa basketball lang yan eh. Diba? Let's say for example, si Steph Curry, point guard tsaka shooting guard. Saan siya madalas? Pag-create ng play tsaka sa three-point line. Diba? Center sa basketball. Saan madalas ang center? Nasa gitna. Diba? Kasi center siya, taga-rebound, taga-duck. Diba? Taga-box out, taga-create ng play. Diba? Taga-screen. Diba? So shooting guard, lagi nasa three-point, lagi nasa labas kasi shooting guard. Power forward, taga-support. So parang nagki-create ka ng basketball team dito. Kung ano yung, kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. And kung saan hindi ka magaling, i-delegate mo to other people. Diba? That's how you delegate. Diba? So that's how you're going to create team. So pag nag-duplicate, delegate ka, ano mangyayari? Mamumultiply ka automatic. Pag sinabi kong automatic, if you duplicate your knowledge and you delegate whatever it is that you're having a hard time with, makapag-create ka ng team. Ano yung team na yun? Ang tawag doon, multiplication. Dadami kayo. Pag dumami kayo, magkakaroon ka na ng network automatic. Pag nagkaroon ka ng network, automatic kikita ka ng income. Diba? Pag nagka-income ka na, edi lahat ng pangarap mo, bibili mo na. Kasi kaya lang naman hindi mo na-achieve yung pangarap mo kasi wala kang pambili. Diba? So ito yung step-by-step process. So wala pong shortcut. Either you do it, even if you do it, diba? Either you do it online or offline, ito lahat, ito yung pagdadaanan natin lahat. Walang shortcut. Diba? So if you're looking for a step-by-step process kung paano magagawin yung business mo long-term and with deep foundation para hindi agad-agad mag-stumble down, this is how you build your organization. As simple as this. This is the step in attaining your dreams and empowered consumerism. At the same time, as I mentioned, this is going to be hard. This is going to be difficult. You're going to face a lot of challenges. But definitely, all you have to do is to enjoy the process. Di ba mag-enjoy ka lang? Smile. Di ba? Enjoy mo lang yung ginagawa mo. Kahit mahirap, kahit pagod ka na, enjoyin mo lang. Enjoyin mo lang siya. Di ba? Kahit napapagod ka na, kahit madami nang re-reject sa'yo, enjoyin mo na lang. Kasi lagi nga sinasabi, lagi ko itong sinasabi, basta magiging masaya ka sa ginagawa mo, magiging madali ito para sa'yo. Diba? Ang isang tao, diba? Sabi nga ni Simon Sinek, if you do what you love, that's called passion. If you do, diba? If you do what you don't love or you're not happy with it, that's called stress.
Diba? So kaya madaming tao nai-stress dun sa ginagawa nila. Kasi hindi sila masaya. So you have to fall in love with our business. That's how you become successful. That's one way of becoming successful. Falling in love with what you're doing. So enjoy the process. Diba? So mahalin mo yung ginagawa mo. Okay? Aside from that, ito, people you will meet empowered consumerism, people who will not even come to a meeting if it's online, na tawag dyan scene zone. Kaya sa mga onliner ngayon, nag-online business ngayon sa empowered consumerism, pag na scene zone ka, huwag ka nang mag-inarte, maghanap ka ng bago. People who will not, who will never be interested, who will not, who will never be interested. Presenta mo ng business pero hindi interesado ka sa amin sa negosyo natin. Madami naman tao magjo-join, magjo-join multiple accounts, 'di ba? Bibili ng madaming packages, bibili ng magsha-shop ng wholesale products natin, 'di ba? Pero they will never do anything kasi baka gusto lang nila mag-shop ng products. That's part of your team. People who will join but give up easily. May mga tao na magiging part ng community mo pero definitely walang gagawin or mag-give up. Kaya pag na-experience nyo po 'to, pag na-experience nyo po ito, huwag na kayo mag-inarte. So, ibig sabihin nyo na, maghanap po kayo ng bago. Diba? People who will never come to a meeting or isisinson ka, hanap ng bagong prospect. Diba? People who will never be interested with the business, pinresentan mo, hindi nag-interesado, hanap ka ng bagong pipresentan. People who join but never do anything, may naging member ka, may naging part ng community mo, may bumili ng package, product package natin, hindi, walang ginawa, hanap ng bago. Diba, people who will join but give up easily, nag-quit, nag-give up, or somehow siguro nagpahinga, or hindi talaga ito yung opportunity na hinanap niya, hanap bago. Diba, hanap bago. So, wag na kayo kasama yan. Just to set proper expectations sa business natin, this is not a perfect business. Every people na makakasama nyo, people who will not join, who will not even come to a meeting, scene zone ka, present kami, hindi naging interesado, may mag-quit sa organization, maka-experience ka na attrition, that's part of the business. All you have to do is to find something new. So, find someone new. Diba? Maghanap ka ulit ng bago. Kasama na yan. Huwag na kayo mag-inarte. Yan. So, misconception about MLM. Madami kasing sa specifically sa Pilipinas, madaming misconception about MLM industry. Diba? Specifically, yung mga nagsishare pa ng misconception about MLM industry, yung hindi pa part ng MLM industry. So, mas maganda sa atin ang gagaling to kasi alam natin kung ano yung nangyayari sa MLM industry. So, number one, MLM is a scam. Diba? To tell you honestly, may mga company na scam. May mga company naman na legal. Lahat naman if you're going to think about it, bakit ba ini-scam ang isang bagay? Diba? Or isang industry, ang isang profession, bakit ba ini-scam? Simply because malaki yung kitaan. Simple as that. So let's say for example, mga doktor, hindi naman lahat ng doktor, 100% may license. Yung iba, nagdo-doktor-doktoran lang. Diba? Kasi bakit? Malaki kita eh. Lawyer. Diba? Bakit madaming tao, diba? May legal na lawyer, may illegal na lawyer. Diba? Bakit may nang-i-scam? Kasi malaki nga kitaan. Diba? So let's say for example, recruitment agency, yung mga nagpapadala ng mga OFW sa ibang bansa, may recruitment agency na legit, may mga recruitment agency na hindi legit. So ano ibig sabihin nun? Simple, malaki kitaan eh. Diba? So sa empowered consumerism, sa MLM, diba bakit may nang-i-scam? Simple lang, kasi malaki nga kitaan. Diba? So if you're going to look at it, madami talagang scam. May legit na company, may scam na companies. Diba? Pero hindi ibig sabihin na ang isang company scam. Scam na lahat. And that's misconception about MLM. Parang kumain sa Jollibee. Hindi naman kunyari kumain ka ng Jollibee sa may Ortigas, tapos hindi ka nasarapan. Tapos yung fries, ano na, laps na. Pag kumain ka sa Robinson, same thing din ba yung Jollibee? Hindi naman, kasi magkaiba yung nagluluto doon. Diba? Magkaiba yung manager, magkaiba yung location. Diba? Maybe yung ingredients na ginamit nila, ba luma na yung ingredients sa Robinson, bago pa. So it still varies. Case to case basis para masabi mong scam ang isang company. Later on, pag-uusapan natin, paano mo may identify kung ano yung scam na companies, na MLM, specifically here in the Philippines or and all over the world. Napaka-importante. Laging tatandaan, ang MLM, nagiging scam siya, depende sa tao na belong dun sa company na yon. Ang industry itself, ang MLM industry itself, sobrang ganda niya po. Pero it's just so happy na kaya malaki kitaan. Madaming mga siraulo na tao, na ganid, na loko-loko, na walang pakialam sa ibang tao, walang puso, na ginagamit yung industry para kumakot ng pera sa ibang tao. Pero if you're going to think about it, the industry of multi-level marketing, the company itself, maganda siya. Pero it's just so happy na yung mga tao belong to that company ay mga loko-loko. Kaya nagiging scam siya. Tama? So madaming tao nagsasabi scam kasi pyramid. If we're going to look at it,
Diba? Lahat naman ng organizational structure, from highest or from biggest to lowest, from smallest to largest, diba? Organizations, started business model, diba? Government, diba? Even school, diba? Lahat naman papiramide. So it's just so happened na naging structural siya, kasi bakit? The strongest foundation of all is pyramid. Strongest shape is pyramid. Kaya napaka-importante na magiging aware tayo doon. Diba? May mga company na scam, definitely. Diba? We live in the world of duality. May pangit, tsaka may maganda talaga. May mga pangit na company, which is yung mga scam. May mga gandang company, which is legit. Diba? Kaya kailangan maging aware tayo doon. And we have to open the minds of all our prospect about it. Hindi lahat ng companies ka may mga scam, pero legit, such as Empower Consumerism. Yan, yung iba naman, una-unahan. Hindi naman po. Diba, lagi nyo tatandaan ng business ng Empower Consumerism. Hindi naman po ito pa-unahan. Diba, may percentage. May percentage na pag nauna ka, magiging malaki yung benefit sa'yo. Diba? Specifically, pag yung grupo mo lumaki. Pero definitely, ako po, as part of Empower Consumerism, I've been doing the business for quite some time na din po. I'm aware what's happening to the business for quite some time. Diba? If you're going to understand this, hindi po ito paunahan. Pasipagan po ito. Pasipagan to. Always remember ito. Ang dami kong na-meet. May na-meet ako sa Apari. Sa Apari. Ang downline niya, isa sa mga speakers bureau natin. Yung speakers bureau na yun, mas malaki pa yung kinikita kesa sa kanya. Pero upline siya. Tama? E di kung una-unahan, hindi sana kumita ng malaki yun. Nag-benefit yung tao na yun kasi lumaki yung grupo. Pero dahil hindi niya maparisan yun, diba? At hindi siya makapag-build ng isa pang organization na mag-shift ng brand, hindi siya nagbebenta ng produkto, diba? Hindi siya kumikita ng malaki. Kasi bakit? Tamad eh. As simple as that. So at the end of the day, pasipagan pa rin po siya. Hindi po siya una-unahan. Diba? Again, may percentage na magiging lucky kapag nauna ka. Pero definitely yung 100% ng success, hindi nakadepende kung una ka o huli ka. Nakadepende dun sa work ethic mo. Nakadepende kung paano siya tatawid, kung gaano ka seryoso. Diba? Ganun po siya. So, hindi siya una-unahan. Diba? Meron nga tayo. Ano eh? Yung downline niya, Hall of Famer. Diba? Can you imagine? Downline niya, Hall of Famer, pero siya hindi siya Hall of Famer. Diba? So, parehas magaling, pero hindi siya una-unahan. Just to make this idea na clear sa atin, hindi siya pa-unahan. Pasipagan po talaga to. Basta masipag ka, diba? No matter what, kung hanggang dulo ka na, diba? Napakit, nasa ilalim ka na, pero ikaw yung pinakamasipag among all the groups, mas malaki pa rin yung kikitain mo. Diba? So, hindi po siya una-unahan. Tsaka, ba't papansinin mo yung nasa taas? Hindi mo naman negosyo yun. Diba? Pansinin mo yung nasa baba, yung ikaw, pababa. Kasi yun yung negosyo mo. Diba? Mind your own business, sabi nga nila. Aside from that, pera-pera lang. Ako po hindi po ako naniniwala. Siguro, the way we present the business, pera-pera lang. Pero if you're going to dig deep about MLM, about Empowered Consumerism itself, diba, hindi po siya pera-pera lang. Diba? So, kasi kung the way we present the business, para makapture natin yung attention ng tao, is about money. Pero if you're going to dig deep about our business, hindi po to pera-pera, baguhan ng pagkatao to. Hindi lang baguhan ng buhay to, baguhan ng pagkatao to. Kasi mamaya i-deepen ko pa to, kasi napaka-importante po nito. Kasi madaming tao, tingin nila sa MLM industry, misconception, ayoko na, pera-pera lang. Diba? Kasi if you're going to think about it naman, bakit pera-pera? Kasi just to make it simple, mame-measure mo yung success ng business mo kung nag-grow ba siya o nag-lumilate ba siya based dun sa sales ng company mo eh. So mabibase mo din yung success mo sa Empowered Consumerism sa ganitong industry. Basically, kung kumikita ka o hindi eh. Pero if you're going to think about it, diba, madami po akong nami-meet na mga successful na tao na nung nag-train sila, ako ang dami ko pong nami-meet na tao na to tell you honestly, hindi sila naging successful sa Empowered sa ganitong business. Pero nung na-train sila, 'di ba, na-hone yung sarili nila, na-open yung mind nila about the business, yung training alone, tapos lumipat sila ng ibang industry, naging successful sila, and they owe that success, lagi nila sinasabi, they owe their success because of this kind of business. Kasi ang dami nilang natutunan na bago, naging dati negative sila, ngayon positive na sila. So, hindi lang to pera-pera lang. 'Di ba? Yes. We present the business as a money-making machine business. Pero if you're going to dig deep, di ba? Kaya nga, don't judge a book by its cover. Kumbaga, dun sa echo natin, ang pinapresent natin yung cover lang ng business natin. Di ba? Which is money just to get attention of the people. Pero if you're going to dig deep, hindi lang ito puro pera po.
di ba? Hindi lang to baguhan ng buhay financially, pero baguhan ng pagkatao to. Definitely later on, we're going to dig deep about it. But anyway, aside from that, mahirap yan. And explain ko na kanina, lahat ng mahirap, lahat ng hindi mo kaya, ibig sabihin, hindi mo alam. Kaya madaming tao nahihirapan sa ganitong business kasi hindi naman natin ang training eh. Diba? Lagi nila sinasabi, mahirap yan, mahirap yan, mahirap yan, mahirap yan, mahirap yan, di ko kaya yan. O, lagi mong sinasabi, mahirap yan, di ko kaya yan. Diba? Ano nangyayari sa'yo? Nahihirapan ka, hindi mo kaya. Kasi bakit? Hindi kasi matin ng training. Umatin ka man ng training, hindi mo naman ina-apply na tututo na mo. So, hindi ka pa rin natututo. So, kaya ka nahihirapan. Lahat na mahirap, lahat di mo kaya, ibig sabihin, hindi mo alam. Ang network marketing po, sa una mahirap. Kasi you don't have enough information. You don't have enough skills yet. You don't have deep foundation. Diba? Kaya ka nahihirapan. Pero pag inaral mo na siya, you strategize, di ba? You apply what you've learned. Nagiging madali na siya in the long run. Lahat sa una mahirap pag hindi mo alam. Kaya dapat sa una, aralin mo siya para sa in the long run, hindi ka mahihirapan. So those are the misconception sa MLM. If you're going to think about it, sobrang dami pa. Sobrang dami pa. Hindi ko linya yan. That's misconception. Yung linya naman na ginawa niya before, hindi niya naman linya yan before. Pinag-aralan niya lang, kaya niya naging linya yan eh. Diba? So madaming misconception about MLM industry na kailangan i-clear natin sa utak natin. Kasi most of the time, if you're going to think about it, yung mga tao na nagda-down sa MLM is hindi naman part ng MLM or sometimes naloko, naging part ng scam companies. Kaya kinukonsider na lahat ng MLM companies is scam. Hindi po. Diba? So kailangan ma-open yung mind natin about this idea. Aside from that, what is MLM? Ito, pag-usapan natin. Madaming tao hindi nakakaalam yung MLM. And at the same time, dito mo ma-identify kung ano ba yung scam dun sa legit na MLM industry. What is MLM? MLM industry or network marketing industry is the system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. Selling directly by word-of-mouth approach. A referral business that allows leveraging in order to have a residual stream income. So ano ba ang networking? Network marketing itself, para masabi mo na legit ang isang network marketing, of course, kailangan maganda yung products. Ayan, sa mga nanonood po dito, sa lahat po ng nanonood sa atin, do you believe that empowered consumerism products, di ba, is one of the best products in the market right now? Naniniwala ka ba yung produkto natin is napakaganda? Sige nga po, comment kayo below kung naniniwala po kayo na maganda yung produkto natin, na sobrang world-class mga products natin. Comment below, I love easy products. Sige po, comment below. I love easy products. Sige po, comment po kayo, I love easy products. Comment kayo below, I love easy products. Napaka-importante po ng produkto. Sa isang kumpanya, as far as network marketing is concerned, ang produkto po kasi ng isang kumpanya, parang puso ng tao yan. Yung puso ng tao, pag tumibok, lahat ng organs natin sa katawan, simula ulo hanggang paa, 'di ba, nasusupply ng dugo tsaka oxygen. 'Di ba? So kaya napaka-importante ng produkto sa empowered consumerism. From the word itself, the system of moving products, products oriented. 'Di ba? Kaya pagpapag-isipan niyo sa empowered consumerism, bakit napakaganda niya? Kasi maganda yung product movement natin. Kasi if you're going to think about it, lahat ng produkto natin connected sa habit ng tao. Can you imagine that? Lahat ng produkto natin connected sa habit ng tao. Paano mo nasabi, sir? Yung coffee, leave-in coffee. Come to think of it, leave-in coffee. Alam niyo ba na 75 to 80% ng population ng buong mundo minom ng coffee? Tama, in the Philippines, is top 5 na pinakamalakas mag-consume ng coffee sa buong mundo. Top 2, di ba? Most consumed beverage ang coffee. Number 1 is water. It just so happen na you need water to make coffee. So if you're going to think about it, di ba malaki? So household product siya, lahat tayo, almost everyone. Ako, minum ako ng coffee, coffee lover ako. Di ba? So right now, yung mga tao obese. Di ba? Madaming tao ngayon, health conscious, gustong mag-diet, gustong magpapayat. Burn products, household products. Supplement, vitamins. Diba? Can you imagine? Lahat ng tao ngayon nagsusupplement na nagba-vitamins na. Bakit? Specifically nowadays. Kasi bakit? Takot madapuan ng virus. At the same time, alam na nila, na-realize natin na kailangan talaga mataas yung immune system natin. Hindi lang into diet, pero we have to suffice every lacking nutrient sa katawan natin by drinking supplement. Diba? So aside from that, diba lahat tayo naliligo? Sabon. Lahat tayo nito toothbrush. Toothpaste. Diba? Gano'ng kaganda yung product movement natin sa empowered consumerism? Simply because household yung mga produkto po natin. And at the same time, paano mo malalaman na legit ang isang organization ng network marketing? Simple lang, there should be 3 people in your organization. If you want to know kung legit ang isang network marketing company,
You have to have three kinds of people: users, retailers, and network builders. Ulitin ko po. Users, retailers, and network builders. Madaming tao hindi nila alam to. Paano mo ma-identify kung legit ang isang company? Users, retailers, and network builders. Dahil maganda yung produkto, kailangan may user yan. At dahil maganda yung produkto, madami nagkukonsume, dapat may retailers, nagbebenta ng produkto. Sa empowered consumerism po, may mga loyal customers tayo na bumibili monthly, kinukonsume yung mga produkto natin. And most of you na uminom, most of you dito na nanonood, you have loyal customers na binibentaan talaga ng produkto. Diba? Aside from that, retailers, kasi nga maganda, madami nagkukonsume, mataas yung demand ng produkto natin, mataming tao nagbibenta. Tama, and aside from that, network builders, kasi nga maganda yung sistema, diba? Maganda yung produkto, madaming gumagamit, madaming nagre-retail. At the same time, madaming tao gusto din mag-build ng network nila. Through those people na gumagamit ng produkto natin. Can you imagine? System of moving products, products-oriented company. May gets nyo po? So kapag ang company, more on network marketing lang, more on recruitment, you will consider it as a scam. Tapos hindi pa maganda yung produkto, yari po yun. That's a scam companies. Pag users and retailers, ang tawag po ng direct selling, such as Avon and any other direct selling company. Pero pag users, retailers, and network builders, ang tawag po ng network marketing. Ganun lang po kasimple. Kaya watch out, specifically nowadays, madaming companies nagpo-focus on recruitment alone. Diba? Ang dami dyan, specifically mga scam companies, na recruitment alone, na pinapramisan ka, nakikita ka na mas pabilis, diba? Kung ano yung effort na binibigay mo dyan sa company, pag transfer mo dito, mas malaki kikitain mo. Diba? Pero definitely, pag recruitment-oriented, yung isang company, at walang magandang products, delikado po yan. Delikado po yan. Watch out tayo sa mga ganyan. Diba? So sa empowered consumerism, why are we legal? 100% legit. Kasi if you're going to look at our network, our community, there's a lot of people who are using the products. There's a lot of people who are selling the products. There's a lot of people who are building their networks. Kaya healthy po yung movement ng products sa atin. Aside from that, di ba, pagpapansinin, madaming tao, hindi nila alam bakit ba sir malaki ang kitaan sa empowered consumerism. Bakit malaki ang kitaan sa ganitong business? Simple lang po. Kasi if you're going to look at the traditional business, channel of distribution, if you can still remember the shared economy, di ba, ito po yung old pipeline. Old pipeline po ang tawag dito. Yung manufacturer, maghanap ng middleman para ibigay yung mga produkto nila, retailer, stores, tapos tayo, end consumer. Sa mga stores tayo bibili, such as grocery stores or mga sari-sari stores, mga small business. Diba? So, kaya, pag nag-traditional business ka, madaming dadaanan, madaming cut. So, let's say, for example, sa manufacturer, i-manufacture niya yung certain product, let's say, coffee. Mura lang. Pero pag ikukonsume mo na, 5 piso na. Kasi bakit? Ang daming pinagdaanan. May percentage pa yung middleman, may percentage pa yung retailer, may percentage pa yung stores. At the same time, may advertising pa yung ginagawa sa TV. Magbabayad ng artista, ng billboard, di ba, sa internet, magpapa-ads sa mga nagtitrending na video, sa radio, print ads, newspaper, billboard, magazine. Ang dami pang advertisement yan. Kaya pagdating sa traditional business, pag-consumer ka, o sa old pipeline system, pag-consumer ka, lugi ka. Diba? That's the traditional business, channel of distribution. No, sa network marketing or sa empowered consumerism, bakit malaki yung kitaan? Simple lang. Kasi yung middleman, yung retailer, yung stores, tinanggal na natin. At the same time, yung advertisement, tinanggal na natin. Diba? So, anong ginawa? Ang channel of distribution ng MLM, such as empowered consumerism, from our partners, yung mga manufacturers natin, such as Nature's Way, EMS, DSM, tapos Wader, yung products nila, diretso sa empowered consumerism. So, hindi na dadaan sa middleman, area agent, o mga retailers. Sa atin na diretso. Tapos, from empowered consumerism, ibibigay na sa mga distributors. And yung distributors are also end user. Bumibili ng mga produkto, gumagamit ng produkto, at the same time, nagsishare ng products. Diba? At pagdating sa advertisement, yung mga distributor at consumer na mag-advertise. How? By word of mouth. At the same time, specifically right now, we do it through online. Yung mga marketing strategies na ginagawa natin, sa online na. So, imbis na yung binabayad, yung mga middleman, yung retailer, yung mga stores, yung mga percentage nila na pupunta na sa atin. Tama? Kaya ganito po kalaki yung kitaan sa empowered consumerism. Kasi yung mga, kumbaga somehow sa channel of distribution, nag-cost-cutting ka. Diba? If there's no such thing as shortcut, pero somehow, ito parang shortcut na.
yung malaki, kaysa magbayad sila ng malaki dito sa mga advertising, dito sa mga channel of distribution na to, ibigay na lang natin lahat sa mga distributor para kumita pa sila at mabago nila yung buhay nila. So that's the channel of distribution of MLM business. Kaya malaki po talaga ang kitaan. And gets no. Aside from that, di ba, credibility of networking. Networking is the wave of the 21st century, which is the century that we're living right now. And tinuturo na din po siya sa mga schools. Ateneo, AIM, di ba, University of Illinois, University of Houston. Aside from that, De La Salle University. So, tinuturo na siya kasi nga, konti-konti na-accept na ng tao kung gaano kaganda yung MLM business. At the same time, di ba, ang tagal na po ng MLM industry. Actually, 1976, if you're going to research the first MLM company in the world. The first MLM company, California Vitamin Company. Diba? The first MLM company, California Vitamin Company, nag-start siya 1930s pa. 1930s. Yung California Vitamin Company, diba, ang ganda ng mga vitamins, bumibili ng vitamins yung mga tao sa kanila. And they found out na bulto pala ng mga produkto na nabibenta nila. Galing dun sa mga kamag-anak ng mga bumibili sa kanila. Diba? So maganda yung supplement nila, maganda yung kita nila, nakapag-isip sila ng idea, why not mag-create tayo ng system na every time na may speed, may nare-refer ka para bumili ng produkto ko, yung nag-refer sa'yo, bigyan natin ng porsyento. And that's the start of the network marketing industry. 1930s pa, may pinanganak ba sa inyo sa mga nanonood? 1930s? Sabi ni Tony's Jurgen, I'm watching from Arl, Jubal, KSA. Yeah. So if you're going to think about it, sobrang tagal na po. At the same time, ito na, maganda ang usapan. Tapusin na natin to. Huwag na natin patahabain. Again, this is my own personal opinion. Diba? Own na, personal pa. This is my personal opinion kung bakit nagustuhan ko po yung empowered consumerism. Diba? Kasi napaka-importante. Given na yun eh. For me, given na, we have wonderful products. We have recognitions local, domestically, and international. Ang dami na nating awards. Ang dami na nating napayaman. We are in Guinness World Record. We have a live foundation. Of course, headed by Doc Connie. Ang ganda nung podcast ni Doc Connie, no? Yan. So aside from that, we have a lot of people na natulungan na. Diba? Pero ako, gusto ko i-share sa inyo, ano ba yung personal opinion ko or personal preference ko kung bakit na gusto ko kayo empowered consumerism. And this is what I would like to share with you. Kumbaga, given na yung multi-awarded na tayo and all those kind of things, pero bakit empowered consumerism? Bakit ito yung nagustuhan natin? And number one is personality development. Katulad ng sinabi ko kanina, di ba, hindi lang to pera-pera. If you're going to look at the business that we have, if you're going to dig deep, hindi lang to pera-pera. Di ba, may experience natin yung personality development by listening to those successful people. Can you imagine? Let's say, for example, diba, ganong personality development, hindi lang to baguhan ng buhay financially, baguhan to ng pagkatao. Diba, pag nabago mo yung pagkatao mo, babago mo yung buhay mo, babago mo yung financial status mo. May madaming tao, hindi nila nakita yung part na yon. Na kung sino sila before, nung naging part sila ng empowered consumerism, nag-train sila, nakinig sila sa mga successful na tao, iba na sila. Dati negative ka mag-isip, ngayon positive na. Dati puro problema yung iniisip mo, ay puro solution na. Diba, dati, alam mo yun, malungkot ka ngayon, lagi ka nang masaya. Dati, wala kang pangarap, ngayon, nagkapangarap ka na. Let's say, for example, hindi lang kasi sa business eh. Yung mga natututunan natin dito, you can apply it in your personal life. Last time, nagkaroon kami ng training. Ako, si Sir Jason, tapos si Sir Perry, sa Tuesday Vibe. Ginest namin si Sir Arnel, and we talk about 5 love languages. And sobrang ganda ng topic. Can you imagine 5 love languages in terms of building a happy and fruitful and fulfilling relationship with your significant other, with your family members, with your kids, di ba, may anak na kayo. At the same time, you can use that love language sa business din. So general, yung may experience mo, ang dami kong na-meet dito sa empowered consumerism na specifically sa ibang lugar na dati sa mga bata, mga kabataan, dati sakit sila ng ulo ng mga magulang nila. Mga lakwatsero, sakit sa ulo, manginginom, walang pangarap, di ba, uuwi, matutulog, gigising, aalis, pag-uwi, gabi na, matutulog na lang, eseng palamunin lang. Di ba, hindi man lang naguhugas ng pinggan, hindi man lang naguhugas ng, alam mo yon, hindi man lang naguhugas ng tawag dito, ng pinggan sa bahay, hindi man lang naglilinis. Pero nung na-train sa empowered consumerism, para mabago yung perspective ng nanay niya sa kanya, ang ginawa niya, simula, pagkagising niya, naglilinis agad, nagwawalis agad. Pagtanghalian, siya yung naghuhugas. Paghapon, siya yung naglilinis ulit. Di ba? Nag-aaral mabuti. Kasi naturuan sa empowered consumerism eh.
So if you're going to look at it, hindi lang tayo pera-pera. Baguhan ng pagkatao to eh. Diba? Yung mga training na inaatinan natin, such as NDO, leadership training, or whatever trainings that we are attending, hindi lang para maabot yung pangarap natin. Pero basta, maabot din natin yung better version or greater version of us. Binabago talaga yung personality natin. And that's what I would like you guys to appreciate sa business natin. Diba? Yes, we're talking about money. Yes, we're talking about achieving our dreams. Yes, we're talking about massive or lavish lifestyle. But we also have to talk about kung ano yung bagay na nabago sa atin because of empowered consumerism. Diba? Ang dami nating nabago. Ang daming nabago sa atin. Because of empowered consumerism, yung personality development natin, sobrang nag-grow talaga tayo. If you're going to look at yourself before, ako, me personally, if I'm going to look at myself before and ngayon, sobrang anlayo ng na-develop ko sa sarili ko because of the trainings na natin ako dito sa empowered consumerism. Diba? So aside from that, community. We're very, very fortunate na ako lagi ko po itong sinasabi. We're very, very fortunate na in the midst of whatever it is that we are experiencing right now, we have this community na tinatawag na empowered consumerism community na lahat tayo nagtutulungan. Di ba ang hirap kaya makahanap ng isang environment na ganun? Pag lumabas ka sa community natin, not to put down another community, di ba? Hindi ko naman sinasabi na pangit yung community sa labas. Siguro hindi lang sila nabilong sa community natin kaya pangit yung buhay nila. So if we're going to think about it, sa community natin, ang daming tao na nasa labas ng community natin ng mga problema. Pero ngayon sa community natin, piniisip natin solusyon. Diba? Sa labas, ang iniisip, negativity. Diba? Nakafocus sa problema ng ibang tao. Hindi naman nila kayang solusyonan yon. Pero tayo dito sa community natin, pinupush ka na, huy, mag-focus ka sa buhay mo. Baguhin mo yung buhay mo. Mangarap ka sa labas. Hindi. Masasabihin sa'yo, huwag ka na mangarap. Mamamatay kang dukha. Pinanganak kang dukha. Mamamatay kang dukha. Wala kang pangarap. Hindi totoo yan. Huwag ka na mangarap. Diba? I'm not saying every community outside this just like that. Pero if you're going to think about it, napaka-importante ng community na magpupush sa'yo. Diba? Kaya nga sabi ni Jim Rohn, you are the average of the 5 person you're always with. Diba? You spend most of the time with. Diba? So tayo dito sa Empowered Consumerism, we have trainings online na, alam mo yun, kung may mga kilala kayo, diba? Kung may mga special training tayo na something na makakatulong sa kanila, yung mga podcast natin, and sooner or later, ang gaganda po ng mga lineup ng mga topic ng podcast natin na, alam mo yun, makakatulong talaga sa kanila. Diba? We are part of a community na sobrang ganda na ipupush natin yung isa't isa na makuha natin yung pangarap natin at makatulong tayo sa iba. Diba? So napaka-importante ng community. Kasi for me, doon ako namomotivate. Pag nakikita ko yung mga kasama ko sa training din na nagtatrabaho na, alam mo yun, binibigyan nila lahat ng kaya nila na gumagaling sila. Ako namomotivate ako na gusto ko din gumaling, gusto ko din madaming gawin, gusto ko din, alam mo yun, mas ibigay ko pa lahat, mas ma-develop ko pa yung sarili ko. So we're very fortunate na we are part of this community na makikita mo yung mga tao na, alam mo yun, maakyat, kasabay ka, nakikita mo na i-inspire ka. Ang hirap kayo makahanap ng community na gano'n. Community na i-inspired ka. Community na i-motivate ka. Community na ipupush ka, na ipupull ka, hihilain kapag napapagod ka. Sabihin mo, tama, napagod na ako, ayoko na. Pero sabihin sa'yo, hindi, kaya mo ba yan? Tuloy mo lang. Alam ko mahirap, pero tuloy mo lang. Diba? Kaya napaka fortunate natin na part tayo ng empowered consumerism community. Diba? So, again guys, you have to love the company. You have to love yourself. You have to love the people na nakakasama niya dito sa business natin. Kasi yan yung community na tutulong sa'yo para mabago mo yung buhay mo. Diba? So, love your community. Diba? Love your community. Aside from that, keep its way to practice law of leverage. And given na yan. Ako, ang dami ko kakilala, mga businessman, diba? Na gumagastos ng 500,000 to 1 million. Diba? Para lang makapagpatayo ng isang negosyo. Tapos yung negosyo na yun, nag-average lang ng 30, 40, 50,000 per month. Diba? So lahat ng tao, hindi naman tayo makakapaglabas ng 500,000 to 1 million para lang magpatayo ng isang negosyo. Pero sa empowered consumerism, you're going to have your law of leverage, your business, at a very small amount of 8,899. Madaming tao hindi nila na-realize yun. Diba? So sa atin, napaka-fortunate natin. Can you imagine, I've met a lot of people na kumikita ng 100,000 per month. Malaki na po yun, 100,000 per month sa traditional business nila. Pero yung 100,000 per month nila, kumikita, I mean, naglabas sila, di ba, 100,000 per month, ang pinuhunan nila, 5 million, 4 million, 4 million to 5 million, para kumita ng 100,000 per month.
Di ba? So cheapest way to practice law of leverage, kung gusto mo ma-practice ng law of leverage, you can do franchising. Pero pag mag-franchise kayo, dapat yung roughly mga yung franchise nyo roughly around mga 250,000. Tapos maganda yung support. Di ba? Maganda yung support ng franchise, hindi yung basta makapag-franchise lang okay na. Di ba? So maganda yung support, mga 200, 300,000 and above. Dapat yun yung pina-franchise mo. Diba? Pero hindi naman lahat ng tao 230,000, 200, 'di ba? 200 300,000 per franchise. Malaki 'yun. 'Di ba? So kailangan imagine mo tapos kikita ka ng 20, 30, 40, 100,000 per month naglalabas ka ng ganun. Laki nun. 'Di ba? So if you're going to think about it, sa part consumerism, this is the cheapest way to practice law of leverage. Can you imagine? Let's say for example, nagtayo ka ng some store, restaurant. Kumita na malaki. Ang pinuhunan mo dun, sabihin na lang natin, 500,000. Pinuhunan mo 500,000, lahat-lahat na. Pag magbabranch out ka, maglalabas ka ulit ng 500,000. Para dalawa na yung branch mo. Pag magbabranch out ka, another 500,000. Mabranch out ka ulit, another 500,000. Pag magbabranch out ka ulit, another 500,000. So every time na nag-open ka, kailangan mo maglabas ng pera. Can you imagine sa empowered consumerism? Para ma-practice mo yun, kung gusto mag-branch out, all you have to do is to do this online, which is you are doing it right now. Diba? This is the cheapest way to practice law of leverage. All you have to do is to buy bulk of products para mas makatipid ka. Diba? 8,999 pero ang value ng products na kukuha mo is 11,000 to 14,000 pesos. At ang business mo, worldwide na. Hindi yung pag mag-open ka sa Nigeria, kailangan mo pa mag-add ng additional, alam mo yun? Kailangan bumili ng additional product package. Diba? Pag mag-open ka sa Africa, kailangan mo pa mag-additional. Mag-open ka sa Dubai, kailangan mo pa mag-additional na 8,000. Hindi na. Diba? Yung product package na bibilin mo, anywhere in the world, pwede ka na mag-open ng business mo. Can you imagine? That's the cheapest way to practice law of leverage. Pag magbabranch out ka, hindi ka na maglalabas ng panibago. Not unlike pag magbabranch out ka in any other franchising companies or any other traditional business, kailangan may labas ka. Malalaking pera. So sa atin, hindi. One-time buying of product package, ang business mo, touch mo, worldwide na. Diba? Can you imagine? This is the cheapest way to practice law of leverage. And madaming tao, hindi alam yun. Diba? At the same time, online, napaka-importante yan. For you to practice law of leverage online right now, this is the best way. Diba? Aside from that, the bigger the population, the bigger the MLM industry will be. Ito, madaming tao, hindi nila alam to. Diba? And this is what I would like to share with you guys. Sooner or later, diba, job security will no longer a security anymore. Again, not to put down yung employment, pero that's the reality. Truth hurts and truth will set you free. Kaya kailangan ngayon pala nagpe-prepare na tayo. Madami pong tao ngayon, sooner or later, maybe 10 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years from now, madami talagang tao ngayon, mawalan talaga ng trabaho. Kasi bakit po? Because of technology. What do I mean technology? Robot. Diba? AI. Diba? Electric cars. Diba? So pagpapansin ninyo po, diba? Anything right now will be on computer. Diba? So let's say for example, yung mga transferan ng pera, diba? They're a billion-dollar industry as of the moment, pero sooner or later, lahat na mapupunta sa online. Diba? So yung mga tao na nagtatrabaho, specifically right now, in the midst of pandemic, ang daming tao na wala ng trabaho. In Philippines alone, if I'm not mistaken, 7 or 8 or 9 million Filipinos lost their job or somehow, tawag dito, walang regular na trabaho. Diba? Kasi nga, papalitan na tayo ng robot eh. Let's say for example, come to think of it, try to research it. 10 to 15 years from now, what will technology look like? Ang daming mawawalan ng trabaho. Let's say for example, yung mga taxi drivers. Diba? Papalitan na sila ng electric cars, ng AI cars. Why? Kasi mas safe. They found out na yung mga taxi drivers, yung mga taxi all over the world, 33% yung accident rate nila. And they're trying to analyze right now. They're trying to study, no, what if lagay natin AI? Diba? Malilesen pa yung pollution, malilesen din yung accident ng mga taxi. Diba? Ang dami po. Let's see, for example, sa Jollibee alone, sa McDonald's, yung kailangan pumunta ka pa ng counter para mag-order ka. Right now, hindi na. There's a lot of high-end malls right now na pag-order ka sa mga McDonald's inside. Hindi ka na pupunta sa cashier. Kukunin mo na lang sa cashier yung order mo or magbabayad ka. Pero basically, meron na silang machine. I've met a lot of people na engineer sila dati sa factory na sobrang lalaki ng kinikita nila. And ang ginawa sa kanila, pinalitan sila ng robot. Diba?
We have to accept it. Ang technology nagpo-progress, hindi nagre-regress. And we have to prepare for that. Kailangan maging proactive tayo. Alam na natin kung ano yung mangyayari. So as of this moment, kailangan may ginagawa ka na. Diba? And MLM industry, diba, will be become bigger than ever. Kasi bakit? We are a crisis, economy-proof business. Pag ang economies mababa, mas papatok ang MLM industry. Kasi bakit? Madami tao maghahanap ng source of income. Pag mataas naman ng MLM, pag mataas naman ng economy ng isang business, okay lang kasi madaming tao bibili ng produkto. So, economy proof, crisis proof business. We somehow alam mo 'yon, napatunayan na natin in the midst of pandemic and up until now, yung mga distributors natin kumikita na malaki. 'Di ba? So, if you're going to think about it, the bigger the population, the bigger the MLM industry kasi in the future, madaming tao mawawalan talaga ng trabaho. 'Di ba? So, we have to prepare for that kasi ang business natin tao. 'Di ba? Ang business natin tao. 'Di ba? More than the products, more than the company, or ang business natin is tao. Diba? The more na madaming tao na bumibili ng produkto natin, the more nakakapag-build tayo ng malaking organization na gumagamit ng produkto at the same time nagsishare ng produkto sa ibang tao, mas malaki yung kikitain natin. So you have to prepare yourself, guys. The bigger the population, the bigger the MLM industry will be. Kaya hanggat hindi pa nangyayari, you're very fortunate, kayo po nanonood ngayon at kayo po na part na ng Empowered Consumerism, be serious about the business. Now you heard that, be serious about the business. In the future, mas madami pang tao magiging part ng Empowered Consumerism. Mas madami pang tao magiging part ng ganitong industry. Kaya ngayon, nakaposition ka na, maganda na. Diba? Maganda na yung edge mo. Maganda na yung opportunity na meron ka ngayon. You have to be serious about it. And work hard and give everything that you can for you to become successful. At matalami kang matulungan na tao. Aside from that, income potential malaki. Alam na natin yun. Yung income potential malaki. Kung if you're going to compare the income potential, as I mentioned a while ago, 'di ba may mga kaibigan pa ako nag traditional business, naglabas ng 500 to 1 million per month, kumikita ng 100,000. 'Di ba may mga kilala tayo dito, may mga kumikita ba 100,000 sa atin dito? Of course. 6 and 7 figure per month income right now is very normal sa Empowered Consumerism. 'Di ba? Pero if you're going to ask those people magkano yung nilabas nila, hindi ganun kalaki. Kaya malaki yung income potential, 'di ba? So aside from that, di ba, focus on helping people. The reason why we're asking people to change their brand, kasi bakit? Simple lang, gusto natin matulungan sila eh. Kasi nga kung araw-araw gumagastos ka, why not yung gastos mo pagkakitaan natin by shifting your brand? And yun yung focus natin. If we're going to look at all the presentations that we have, di ba, we're asking people to shift their brand, to use the products of Empowered Consumerism, and have a personal rebates, and ask a lot of people na gusto din mag-shift ng brand. So product movement, kasi we have a wonderful product. Yung mga product naman natin ginagamit nyo, focus on helping people. Di ba, sabi nga ni Zig Ziglar, if you help enough people get what they want, sooner or later you will get what you want. Di ba, it's more than money right now. Hindi na, we focus on helping people. Kung gusto mong, alam mo yon, magkaroon ka ng other source of income o kung gusto mo magkaroon ng malaking source of income, this is the best opportunity right now that you can be part of. Empowered Consumerism. Kasi we're focusing on helping other people. Diba? Can you imagine, diba, na in the midst of pandemic, in the midst of whatever it is that we are experiencing right now, ang focus natin is tumulong dun sa mga tao na walang other source of income, na gusto mabago yung buhay. Diba? So, dapat kayo din, ang focus nyo is helping people. And aside from that, legacy. Ito yung maganda. Lagi nyo po itong tatandaan. This is where I will end. I hope you learned something out of this training. This is where I will end. Legacy. Ang pinapasa po natin dito sa business natin, hindi lang basta-basta, alam nyo, hindi lang basta-basta may mapasa kang business. Hindi lang basta-basta ma-enjoy mo yung buhay mo. Hindi lang basta-basta kumita ka. Hindi lang basta-basta yumaman ka, hindi lang basta-basta na magkaroon ng lavish lifestyle, whatever it is that you want to happen in your life. Pero yung legacy na may iiwan mo sa buong family mo, nandito eh. Kasi alam naman natin yun, we have one of the benefits that we have is kung kumita ka ng one, let's say for example, 10, huwag naman sana, let's say 30, 40 years from, nakukunin ka ni Lord. Di ba? Tapos after 30, 40 years, yung account mo kumikita ng 5 million or 6 million per month. Sabi na lang natin, 5 million, solid 5 million. Pag nawala ka, diretso sa family mo yun. That's what you call legacy. Ang maganda dito, yung legacy na iniiwan natin, di ba? Generational wealth. Ano yung generational wealth? Pwede mong ipamana.
Basta aayusin mo lang yung finances mo dito sa empowered consumerism. Basta i-handle mo lang siya properly pag kumikita na malaki. Diba? Generational wealth. Hindi lang basta-basta yumaman ka ngayon, pero generational wealth. Diba? Kaya ako ay highly encourage yung mga parents dito. Yung mga may anak na. Diba? May family na. Magkakaanak pa lang. Be serious about your business. Para ano't ano man mangyari po sa inyo in the future, may insurance kayo na, may assurance kayo na may iwan kayo sa family. No? Just manage your money properly. And aside from that, yung legacy na ikaw na bago mo yung buhay mo. Diba? Yung mga tao na tinitingala ka, yung mga tao na tinitingnan ka, yung mga tao na kilala ka na, alam nila na ikaw mismo, dati wala kang pangarap pero nabago mo yung buhay mo. And sila, they are in the same situation na hindi sila naniniwala bago yung buhay nila. Nung nakita ka nila, naniwala na sila. That's what you call legacy. Again, hindi lang puro tayo pera-pera. For me, you have a huge legacy na may iwan sa family mo, sa mga anak mo, if you have your own family, if you have your sons and daughters. May legacy ka na may iwan sa mga taong nakatingin sa'yo. May mga legacy ka na may iwan sa community mo. May legacy ka na may iwan sa mga taong tinitingnan ka na naging successful at na-inspire ka. Diba? At na-inspire mo pala. Diba? So, you have to love, guys, the legacy. The legacy na may iwan mo. Ang sarap pakinggan ng legacy na yan. So, you have to really become serious about the business that we have. Kasi, malayo talaga yung mararating mo dito pag sineryoso mo siya. And that's the benefits. For me, that's my own, I mean, that's my personal opinion kung bakit mo dapat seryosohin yung empowered consumerism. Diba? Ayan, sabi nga ni Ma'am Rodo, ano't ano man mangyari sa'yo, pag kinuha ka ni Lord, okay na sila lahat. Kasi you have your account in empowered consumerism. So, again, with that, maraming salamat po for watching. Maraming salamat po for staying tuned from the start up until now. Sa mga nandyan po, maraming salamat. Watch out po sa ating magaganda pang podcast na gagawin. If I'm not mistaken, this coming Monday, we're going to have another podcast. Pero to be announced po yung magiging topic. At the same time, tomorrow, we're going to have our virtual consultation with Dr. Butch Villena. So, ayan. Kung gusto mo papalalim yung paniniwala nyo about our products, that's the best training. That's the best person na pakinggan po our medical and product specialist, our very own dynamic doctor, Dr. Butch Villena. It's going to be tomorrow, 4 p.m. dito sa ating Easy Talk. And everyday po may echo tayo. Everyday may training tayo. And at the same time, this coming Saturday po, we're going to have our Easy-tainment. Yan. Kasi medyo baka bugbog na po kayo kaka-sponsor ng mga tao, kakausap sa tao, baka minsan kailangan nyo din mag-relax. And Easy-tainment is the place to be kung gusto nyo ma-relax kasi we're going to talk about women's empowerment. International Women's Empowerment this coming Saturday. So, nakaka-excite po yan. So, again, maraming salamat to all of you. Just be serious about this business. Just give everything that you can para maging successful and definitely maging masaya ka, maging happy ka at mahalin mo yung ginagawa mo. In the long run, in the latter part, in the future, di ba? Alam ko, alam mo din na magiging successful ka dito. So maging masaya ka lang. Happy Easy Business, guys. Happy Easy Business, everyone. Stay safe. Have a nice day. Bye-bye!